listeners, welcome back to another episode of Anong Tuna, your idol online tambayan, kung saan lahat ng gusto niyong malaman dito lang exclusive at Tunay na Tunay. I am your host, Mela Tunay. So before anything, I want to greet everyone a happy, happy new year! Yes, a third year na po ng Anong Tunay and this is our first episode ngayong 2020. Kaya naman, kailangan pasabog tayo and syempre, we are so happy to also be simultaneously streaming live on Kumu and Facebook. So ayan, sa mga viewers natin, live viewers, hello po sa inyo. I'm sure mag-e-enjoy kayo sa episode natin tonight because we will be joined by one of the greatest volleyball stars NCAA has produced. She is a multi-awarded middle blocker, MVP, and a champion athlete. And she is Streamline's latest addition. Let's all welcome Jeanette Panaga. Hi! Hi, fans! Welcome back to Anong Tunay. Hello, narinig mo ba ako? Okay na. Ayan. Okay, so welcome back to Pops. Second time thank you for inviting me. Anong Tunay? Sa mga avid fan po ng tunay, ng Anong Tunay, ang aking mga tunay seekers, kung naaalala nyo, si Pangs po ang first guest natin nung nagsimula itong show. So that was way back 2018. And then ngayon, nagbabalik siya dahil marami ng bago sa kanya. And speaking of bago, dito rin sa Anong Tunay, may konting pagbabago lang dahil ngayon, nasa Kumu na rin tayo. So dati, puro YouTube lang ngayon. May Kumu, may Facebook. Pero dito sa Kumu, we have a special segment kung saan your fans get to interact with you after our interview and then they can also get shoutouts from you o kaya naman, tanungin ka pa ng mas marami pang tanong kung hindi pa sila satisfied sa interview natin. So ayan ang mga kailangan nilang abangan. Pero ito, Chupaps, ready ka na ba sa mga tanungan natin today? Yung tanong, ha? Huwag kayo mahirap. wild yung mga tanong. Hindi, upusahan natin, syempre, ngayong New Year, ano yung masasabi mo na biggest lesson na binaon mo from 2020? Anong tunay? Tunay. Sa year na 2020, maraming struggles and maraming problema ang dumating sa akin. And yung natutunan ko doon is patience talaga na kailangan kahit anong struggle na dumating sa life mo, kailangan positive ka pa din na kahit anong mangyari na negative, you have to keep going, move forward para yung mga dreams and goals mo sa buhay ko is unti-unti kong maabot. Ayun, very deep, di ba? Kasi yung 2020 talaga, patience talaga ang solusyon dahil talaga sinubok tayo ng taon na yan. And I'm sure you have a lot of success ahead of you dahil isa sa mga pasabog na balita papasok ng 2020 ay ang, ng 2021 rather, ay ang iyong team transfer. So, Pops, siyempre pag-usapan natin yan. Simpleng tanong lang, why Creamline? Anong tunay? Tunay, why Creamline? Kasi, alam mo, sa nung 2020, itong 2020, ang dami kasing, ang dami uncertainties and alam mo, parang walang assurance, hindi ka sure sa mga bagay-bagay na matutuloy pa ba or hindi. But, Rebisco, I'm so honored na sa dami-daming magaling na players and maraming mas better pero they ano parang pinila ako and sobrang overwhelmed ako doon, ha. Ayun lang. Tapos na. I think yung Rebisco, sabi mo, maraming players. But of course, there's a reason behind kung bakit ikaw yung napili nila. And ayun, ang dami rin talagang nagtatanong kung bakit nga daw Creamline and yun yung sinabi mo na reason. But others are also wondering, do you think daw ba full playing time ang magagamit mo sa Creamline? Because we all know how star-studded their lineup already is. Tapos ikaw, isa kasi talagang leaders ng former team mo, which is Petrogas. So, in your opinion, do you think na
same playing time pa rin yung magagamit mo on your transfer to Green Line, anong tunay? Ay, hindi ko masasabi ah. As in, sa paglipat mo sa isang team, syempre, kailangan mong gumawa and pakita yung best mo. And alam mo yon na parang i-prove mo na sa'yo yung spot na yon. Okay, so dahil nga naman hindi siya ang coach, hindi niya rin talaga masasagot. Hindi niya rin naman ipapasok ang sarili niya sa court. Oo. Pero you men we mentioned about the superstars in the team. So ikaw, ano daw yung mga first impressions mo on the following Cream Line players? Unahin natin si Eliza. Anong tunay? Alam mo si Eliza, kasi tagal ko na siya nakakalaban sa court. Well, kilala siya na siya yung best player sa Pilipinas. And, you know, parang excited ako na maging teammate ko siya, na yung dating kalaban ko lang, and ngayon magiging teammate ko na. Wow! Pero impression, pag sinabing Eliza Valdez, ano yung pumapasok sa isip mo? Best player in the Philippines. Okay, punta tayo kay Gemma Galanza. Pag sinabing Gemma Galanza, ano ba yung naiisip mo? Anong impression mo sa kanya? Kunyari, di mo siya kilala. Hindi ko siya kilala. Ano ba si Gemma? Wait lang. Gemma Galanza. Well, parang she's a type of player na quiet lang. Pero gumawa siya sa court talaga yung naglaro. And gagawa talaga siya. And ipuprove niya yung sarili niya sa paglalaro doon. Wow! Oh. Anyway, I'm sure we'll see you in that Cream Line jersey. Pero ito naman, ano daw impression mo kay Gia naman? Gia Morado. Impression ko kay Gia, sobrang cool niya maglaro. Lalo na sa, syempre sa pagsiset niya. And very ano talaga, mapagkakatiwalaan na ano ah, teammate na pag alam mo yung set ano yun? Alam mo yung pag naglalaro ka na parang yung tiwala ah, makikita mo agad sa kanya na ibibigay niya sa yung bola, ganon. So may confidence ka kay Gia, and may confidence ka kay Gia sa spikers niya. Yeah. Oh, ito yung last naman. Isa sa mga makakasabayan mo sa middle game ng Cream Line, si Celine Domingo. Ano daw ang impression mo sa kanya? Very sweet girl siya. Parang baby, ganun. Ayun lang. Ayun, impression, baby girl. Oo, kasi ano... Baby girl. Si Batang-bata eh. Very young at heart. Ayan. Pero ito, ready ka na ba daw magsuot ng pink? Of course. Wala na akong choice eh. Mindset ko na yun na magsusot na talaga ako ng pink jersey. Ayan. Sige. So, I'm sure abangin yung mga fans mo. Pero ang next question naman natin, ngayon na lumipat ka na sa Cream Line at Petrogas naman acquired so many superstars pagkaalis ninyo, sino ngayon sa tingin mo ang mas malakas? Cream Line or Petrogas? Siyempre, doon ako sa team ko ngayon. Siyempre, Cream Matik Line. Matik na agad dyan. Tayo natin yung bandera ng Cream Line. Though I love the team of Petrogas, doon ako galing. Doon ako nag-grow as a player. Siyempre, ngayon, iba na yung usapan kasi nandito na ako sa team na Cream Line. Represent talaga, gano'n. Mm-hmm. Pero, if you were to be the one to say anong advantage ni Cream Line sa Petrogas, syempre, kumbaga, kilalang-kilala mo din yung ano, system ng Petrogas. So, now that you're with Cream Line, ano ang naging advantage nyo naman over Petrogas? Well, yung kung titingnan sa ano sa tao-tao, where... Uy, baka ano masabi ko dito? Okay lang, kasi anong tunay naman talaga to? So sabihin mo kung anong tunay, na tunay mo nafe-feel. Bias ako ngayon, syempre nasa team ako ng Cream Line. Go.
So, kung anong magiging advantage namin, well, yung ano namin, yung spikers namin, Aliza, and ang hirap naman itong tanong na to, parang ganito. Advantage ako dito sa mga tanong na to, ah. Advantage na, kunyari, maglalaban kayo. Petrogas versus Creamline opening game ng PBL. Bakit sa tingin mo mananalo kayo? Ito kasi yung mga teammates ko, they have, well-talented sila, like Aliza, Gia, and lahat naman na ipapasok. Sobrang loaded ng team namin na kahit sino ipasok mo doon, gagawa. Wow! Petrogas! Take note! Lahat na gagawa. Sige, abang-abang yung Petrogas versus Creamline. Ayan, pero balikan natin sa Kumu. Nandito si Tot Carlos. Hi! Hi, Kaloy! Ayan, nanonood si Kaloy dito sa stream natin. Okay. Anyway, tapos na tayo sa usapang volleyball. Isa yan sa naging matunog na mga balita pagpasok ng 2021, ang iyong pag-transfer sa Creamline. Pero isa pang naging matunog ay ang iyong love life. So, usapang love life na rin. Isa nga sa pasabog ang iyong proposal kay Mitch Valente. So, Zupavs, tell us more about this proposal. Unang-una, kailan mo naisipan mag-propose? Anong tunay? Well, nag-propose ako sa kanya before siyang mag lumipad sa US. I think October 30 tayo. Mm-hmm. Then, nirelease lang namin nung matapos na yung taon. Pero like, syempre, hindi naman that day binili mo yung sing-sing, di ba? When did you think na parang kailan mo naisip na mag-propose na? This pandemic lang na sobrang palagi kami magkasama naman. I'm sure na ako dito sa taon na to na everyday nakikita ko siya. Like iba yung feeling na okay, just the one. And aww, yung sing-sing, pinag-ipunan ko talaga siya dun sa sister niya, Ate Kay. Well, doon kayo bumili ng sing-sing, ha? Sister niya, Ate Kay. Okay. Pinag-ipunan ko yung sing-sing talaga na every month nagbibigay ako doon. Then hanggang sa mabili ko yung sing-sing, then ayun na, binigay ko na kay Momo. So how long was the process na bago mo na propose, and then when did you start saving for the ring? Kasi nung nag-start ka mag-save, that was the time na sure na ako dito. Tapos the process was how long? So, nag-start ako ng May. Tapos May to October 'yan. Then every okay month pinag-iisipan ko, sure na ba ako? So naghuhulog ka, tapos pinag-iisipan mo kung maghulog ba ako sa next month, gano'n. Hindi, I mean, sure na ba ako sa taon na 'to? Pwede ko namang bawiin. Kaya nga. Grabe. Anyway, ayun na nga, naibigay mo na nga at naisuot niyo na nga. Pero paano yung naging plano for the proposal? Because we saw na it was very like simple but sincere. Simple lang. Yeah, so ano, syempre yung iba, like grabe magplano ng proposal. Pero what was the story behind the simplicity pero sincere na proposal? Unay, well, Momo is and personality niya sobrang simple lang. Gusto niya lang ng simple mga bagay. And well, hindi naman ang kailangan namin ng fancy because dahil nga pandemic and hindi kami makalabas, hindi ako makagawa ng effort na labas kami. And syempre dito na lang siguro sa apartment namin. And it goes para makakasave din kami for sa wedding talaga namin. So ayun. Mm-hmm. Okay, so pumasok din talaga yung practicality. Like what you mentioned na learnings mo sa 2020, talagang sinubok nga tayo. Isa yan, like the financial aspect is one of the biggest na naapektuhan, di ba? So at least moving forward, syempre you're gonna build a future with another person.
So it's best na na-consider niyo rin yung ganong aspects. And again, the proposal looked very sincere. So syempre, after the engagement, everyone wants to know what's next, di ba? So kailan ba daw ang plano niyong wedding? Anong tunay? Well, pagbalik ni Mitch dito sa doon pa namin pagpaplanuhan lahat-lahat ng kung ano gagawin namin, kung ano next move namin. Okay, so ngayon nothing concrete, like in your mind pa. Wala pang not 2021, wala pang years, wala pang timeline. Okay, pero kung ikaw tatanungin, kanyari, ikaw lang sa sarili mo, when do you want na magpakasal? So, anong tunay? Well, siguro, ano na lang, tawag dito, ihintayin ko na lang siguro siyang mag-graduate, which is next year, 2022, and ayun, na kami mag-start. Tama din naman, para at least yung attention niya, hindi nahati, maka-focus siya sa studies niya. By the way, Tupac, batiin mo, meron tayong 130 viewers on Facebook. Hello po. Good evening to everyone. Thank you for watching. Thank you for watching. Ayan. Hopefully, nag-enjoy kayo kasi super ganda ng mga kwentuhan namin ni Pangs. Ito, moving forward, sabi niya. Sabi dito, ano naman daw ang naisip mo na concept ng kasal? Like, kung ikaw ulit ang tatanungin. I'm sure these things are planned with your partner, but in your mind, of course, lahat naman tayo may dream wedding, di ba? So, kung ikaw ang tatanungin, anong concept ng kasal na gusto mo? Nay, so, unang ano pa lang namin yung pinag-uusapan namin ni Mitch, well, gusto namin talaga ng beach wedding. Na, and yung talagang mga friends lang yung invited. Pero like location, saan? Because I think we're very aware na in our country, it's not yet like, you know, that accepted. So, I'm guessing you guys planned it in other countries. Tama ba? Well, or, siguro, we're planning na magkaroon kami ng civil wedding sa ibang bansa. Then, yung reception dito, as in, para sa mga friends namin. Celebration, reception. Sorry, celebration. So, sabi mo ba? Ganun ka wild. Ganun celebration dito. Tama nga naman, kasi also gonna be a lot of expense on your part. Hindi pa dito everyone there. So, at least, ano lang pala, intimate wedding, and then celebration with friends and family. Alright. Okay, so guys, ayun ang mga pasabog ni Tupac sa kanyang engagement, sa kanyang proposal. Pero, syempre, bago mapunta dito sa sitwasyon na to, sa perfect moment na to, may mga nagtatanong din about your past. So, nagkaroon ka na daw ba ng boyfriend? Oh, alam mo ha, nagkaroon ka na daw ba ng boyfriend? Boyfriend, wala. Never ako nagkaroon ng boyfriend, guys. Wala. As in, straight na tomboy talaga ako. Okay, pero eto, nagka-crush ka man lang ba daw ng lalaki? Anong tunay? Nagka-crush ako ng lalaki, syempre si Coco Martin. Si Coco Martin, talagang from head to toe, pinapanta siya. Bago tayo usad sa mga ilang questions natin, ang dami natin mga comments dito. So, basahin lang natin ang ating mga viewers na nagko-comment. Kumawa ko sa reception. Oo. Gusto ko yung pagkakasal. Ilipat agad dito. Okay. Hindi, I think we should just read the questions later on after our interview para isahan na lang. Tupac, we're very happy for you. Kasi remember, 2018, nandito ka, medyo sabog ka pa noon, heartbroken ka pa. But now, you're completely happy and engaged. Diba? So, congratulations sa inyo. Ano yung iiwan mo sa mga tunay seekers natin na masishare mong biggest lesson mo sa love? Anong tunay? Biggest lesson? Well,
lahat tayo dahil tayo sa heartbreak. Pero after that, makakapag-move on tayo and makikilala natin na may mas makikilala tayo na mas better, na mas magmamahal sa atin, mas mag-care sa atin, and yun, mahanap natin yung the one, yung soulmate natin, na yun na talaga, yung ma-feel mo na, well, ito na talaga yun. Oh, tama yan. Kasi yung iba, feeling nila, when they're in this process na, wala, wasak na wasak ka, sabog ka, feeling nila end of the world na, di ba? So, at least now, ay, mabilis lang yun. at least it came from you, di ba, na napagdaanan yung process na yun, na after nito, na mabigat, may sobrang gaan na feeling, di ba? So, it's very fulfilling also. And tama yan. May soulmate talaga tayo, guys. So, kung nag-break yun ang... Yes, naniniwala ako doon sa soulmate. Pakawalan mo. May soulmate tayo. At saka, ang maganda ngayon, happy ang lahat, di ba? So, ayan, Chupap. Tapos na tayo sa ating interview portion. Ngayon, pupunta tayo sa ating special segment kung saan makikipag-interact ka sa mga Kumu viewers natin, sa mga Kumu fans. Hello sa mga Kumu fans. Ayan. So right now, Tupac doesn't have a phone to check Kumu. So I'm gonna read your comments for her. So kung meron kayong mga gustong sabihin kay Janet Panaga, meron kayong gusto pang itanong, i-request, lagay niyo lang yan sa comment section. And syempre guys, don't forget to drop some gifts. Mukhang nakaka-enjoy naman ang interview namin. So I think deserve namin ang mga gifts ninyo. Ayan. So pang special shoutout daw si May Yuga. May Yuga, tama ba? May Yuga. Hi May Yuga, I hope to meet you soon. Ika palagay, huwag kang lalabas ha. Stay safe. Maybe you won't lalabas. Eto, shoutout din daw si Sheila May. Hello, Sheila May. Ayan. And then, from ako si Deb Deb. As in, ako si Deb Deb. Hi, ano Deb daw? Deb. May tanong siya. Sabi niya, ano daw yung nilulook forward mo playing sa Creamline? Sorry. Ano daw nilulook forward mo playing sa Creamline? Well, ang nilulook forward ko is makapag-training na ako sa kanila, makabalik na tayo sa normal, and yeah, yun na. Ayan, pasalamat muna kami sa mga nagda-drop ng gifts dito sa Kumu. Ayan, Vin Balingit, pa-shoutout daw po kay Pangs, si Vin Balingit. Ayan, naglaglag din siya ng mga gifts para sa atin. Balingit, ramihan mo pa yung gift, Char. Okay, so sabi dito, nakapag-zoom ka na ba daw kasama ang new team mo na Creamline? Yes, actually, last week lang, nakapag-zoom na ako ng training with them. Okay, sila so, lahat. Kamusta naman ang pag-welcome nila sa'yo? Ako nakasama eh. Ayun yung welcoming ano namin eh. Hindi ako nakasama sa training ko. Nag-drive ako ang haba ng binayahan ko. So hindi ako nakapunta sa training. And Wednesday na ako nakasama sa kanila. Wednesday, Friday. Okay. So ito naman, merong nagtatanong pero hindi sa'yo. Pero pagbibigyan ko to. Sabi ni Moody, Mela, anong pakiramdam na engaged na si Pa? Anong tunay? Okay, so ang tunay, pagbibigyan ko kayo ah, wala, syempre happy ako for both of them. Kasi like kami ni Pangs yung pinagsamaan din naman kami. And then ngayon, na nakikita naman namin pareho and ng mga tao na nakapaligid sa amin na both of us are happy. At least may, yun nga, yung pinag-usapan na peace, na wala, kontento ka na sa buhay mo, kontento ka na sa kasama mo, wala nang ibang, alam mo, wala nang ibang feeling na mga extra pa na kung anong dapat malamdaman, galit ba yan or whatever. Basta it's like, ganito lang. Like, wala, peaceful. Diba? May ano pa ako. May vision pa ako. Ayun, I hope I answered your question. Okay, gusto ko to. Soon si Mela naman. Dekereven! Hoy! Sabi ni Bin Balingit. Tatanong pa to. Anong pakiramdam na makaka-teammate mo yung nag-iisang thoughts, Carlos?
although this isn't official, I think nakita ko lang sa Twitter na parang ano lang, rumor. So, wala pang article confirming it. Pero kung sakaling totoo man na makaka-teammate mo si Tots Carlos, ano daw pakiramdam? Masaya ako kasi hindi lang ako nag-iisang nagsusuot ng pink. Yun pala yung issue. Hindi naman choosy si Kaloy sa ano, sinusuot niya. Ay, taray. Totoo ba yan, Kaloy? Mas okay. Lalakihan pa sa akin yun eh. Ah, eto na lang. Eto na lang. Ano ang stand mo sa mag-jowang magkasama sa team? Kasi wala naman akong pake kasi personal life na nila yun eh. Hindi, kanyari ikaw, jowa mo, ka-team mo, anong, like, anong stand mo doon? Are you up for it? Or mas prefer mo na kalaban mo na lang yung jowa mo? Team, sa team? Or ano? Gulo ko. Teammate mo yung jowa mo, mas gusto mo ba yun? Or gusto mo kalaban mo siya? Kalaban yung jowa ko. Kalaban? Mm-mm. Para natatrash daw ko siya doon. Hi, Mitch! Pero kunyari, F to recruit, tapos super ganda ng offer, ganyan. Will you consider na maging teammate yan ng jowa mo? Ganun. Sige, kasi parang ayoko lang. Parang feeling ko magka-clash kami pag, alam mo yun, pag minsan, alam mo yung minsan nadadala nyo sa loob, yung pag magka-away kayo sa outside, ano. Ganyan. So, ayoko, magkalaban na lang. So in short, kahit malaki, maganda yung offer, okay ka lang i-ano yun, decline. Oh, pak! Ganon kaya man si yan, no? Kanaka. Kaya niya mag-decline ng malalaking pera. Alright. Okay, so ayan, ang dami nating viewers sa Kumu as well as on Facebook. Hi, Ate Mitch. Is Momo here? Oh, andin si Momo! Hi, Momo! Kakapasok lang niya. She's here right now. Hello. Oy, ayan, plus si Kim here. Plus 1 lang ata sa kanilang head. Oo nga. Para makipag-ano na sila, makapag-usap na sila after our interview. Momo, type mo na lang kung ikaw magtatanong ng anong tunay question kay Pangs, anong tatanong mo? Ayan, bigyan natin ng ano. Bigyan natin ng special privilege. May naglalaglag ng gift si Momo. Thank you, Momo! Ayan, so habang nag-iisip si Momo ng kanyang anong tunay question, basahin muna natin ang mga comments ng ating Kumu viewers. Sabi ni SRS Blocks, sino na po ang close nyo sa cream line? Sino na daw? Normal lang. Wala pa naman ako nagiging close kasi hindi pa naman nag-i-start yung training, hindi pa kami nag-face-to-face, so... Hi, hello, kamusta, ganyan. Ay, Ate Phil! Ay, si Ate Phil! Ah, si Ate Phil! Oo, so, among your teammates, si Ate Phil pa lang yung magiging teammate mo before. The rest are parang first time mo makakasama. Tama ba? Yeah. Mm-mm-mm. Oh, okay. At least meron ko yung ano, ka-close. O, sabi dito ni DCVA, ano daw team song nyo ni Ate Mitch? Be the Night. Maybe the night. Ano nga, isa nga yung movie ni Angelica. Anyway, Momo, asan yung question mo? Ayan, wala kang question. Wala kang question si Momo. Pero nag-send ng gift si Kaloy. Thank you, Kaloy. Love you. Ayan, so dumadami pa rin ating mga viewers. Bawat tanong may gifts, ha? Oo nga. So, dapat lahat ng inaano namin. Sabi ni Momo, wala siyang maisip dahil tulog pa ang utak niya. Okay. So, ayan, kung wala na kayong mga maitatanong, guys, baka may mga pahabol pa po tayong mga gifts dyan. Hopefully, nag-enjoy kayo sa interview kasama, hoy, Coach Marlon. Kasama si Pangs. Pero okay,
Anyway, guys, mukhang kailangan nang mag tapos ng ating interview dahil mahaba-haba lang ating naging kwentuhan. Let's save it for next time. Kung meron pa po kayo mga pahabol ng gifts dito sa Kumu live stream natin, guys, please bagsakan niyo kami. And sa mga nagbagsak na kanina, thank you so much po for being so generous. This is our first episode ng Anong Tunay sa 2021. So sana manifestation, 'di ba? Yung makukuha natin for the rest of the year. We've had a very good bonding moment with your fans on Kumu as well as mga nakatutok sa atin sa Facebook. So guys, I think that's it for our episode today. Thank you very much, Pangs, for your time dito sa Anong Tunay. Thank you for inviting me. As well as having to bond with our live viewers. So ayan, Tunay Seekers, we hope you liked our episode and we hope to achieve 100,000 subscribers naman on YouTube. So don't forget to share, like, and subscribe to our Anong Tunay YouTube page. Sa Monday po kami mag-upload ng episode dyan. And syempre, download nyo na din po ang Kumu app to get a chance to interact with our upcoming guests here on Anong Tunay. So thank you very much, guys. Pangs, thank you. Message mo lang sa mga fans mo. Hello, everyone. Thank you for supporting me and watching Kumu and dito sa live namin. I hope na okay magsawang supportahan ako and manood. Sana support nyo din ako sa new team ko sa Creamline. Ayan lang. Yes, ayan. Naabang natin si Pax sa Creamline. Again, Pax, thank you so much for joining me here on the show. This has been Mela Tunay for Anong Tunay. Thank you guys. Stay safe and take care.